Tempo natin sa linyang telepono si Ms. Gail Rivera, ang Science Research Analyst po ng FIVOX. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, dito po sa Lindol na nangyari ay so far meron na ho bang mga naitalang aftershocks pagkatapos po nung nangyaring malakas na pagyanig? Sa mga oras na po to, as of 5 PM, wala pa po tayong naitatalang aftershock para sa Lindol na ito. Pero patuloy pa rin po kami nagmamanman kung magkakaroon. Opo. Oho. Sa ngayon ho ay meron ho bang particular na area na minomonitor? Lalo't itong Batangas area ay minomonitor ho ba ito ng FIVOX kung sakaling dito ulit magmula yung malakas sa pagyanig? Bali po kasi yung sa FIVOX po, buong Pilipinas naman po yung binabantayan namin maghapon, 24/7. So, isang bahagi lang po to ng binabantayan namin ngayon, ito pong Batangas. Pero buong bansa naman po yung binabantayan natin. Oho. At yung particular ho kasing tinanong ko yung Batangas kasi nga nung nakaraang mga buwan eh merong nangyari na malakas na lindol din sa may bahagi ng Tingloy. So sa pagkakataong ito, meron ho bang koneksyon yun hong nangyaring lindol noon at yung pagyanig po ngayon? Okay po. So yung lindol po nung nakaraang Abril ay iba po yung naging source niya compare po sa lindol ngayon. So yung ngayon po, yung lindol po ngayon ay galing po sa ating Manila Trench. So hindi po siya related dun sa naunang malaking lindol na nagganap po sa Mabini. Oho. At opo. Kanina nga nakita po natin din yung reaction ng mga kababayan natin, particular dito sa Metro Manila. Ito ba'y walang kinalaman dun sa West Valley Fault o ano po bang mga data na inyo pong nakalap so far kaugnay po ng lindol na ito, itong Manila Trench, ay ano rin po implication nito kung meron man sa bahagi naman ng West Valley Fault? Okay. Bali po, ang Manila Trench po ay nasa western part of the Philippines at ito po ay iba pong, kasi po sa Pilipinas ay marami po tayong tinatawag na sources ng lindol. Meron po tayong active faults, meron po tayong trenches. So yung nangyari pong lindol kanina, ang source po niya is Manila Trench, which is nasa parte po ng dagat. Ito po ay iba at wala pong kinalaman sa West Valley Fault na nasa lupa na nagtatransect po sa Metro Manila. So kung meron man po dapat isang alang-alang po yung mga tao po natin, dapat kahit ano pong maging sources nating lindol, ay dapat alam po nila yung gagawin nila. Pero po kung iniisip po nila na kung na related po ito sa the big one, ay hindi po, iba po itong lindol na ito. Apo. At nabanggit nyo nga po, no, wala pang mga naitatalang aftershocks, pero dapat hindi pa rin maging kampante yung mga kababayan natin at maging handa parati. Ano po, ma'am? Apo, tama po yun. At alam po nila yung mga gagawin po nila sakali pong makaramdam po ulit sila ng lindol. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am, si Ms. Gail Rivera, Science Research Analyst ng FIVOX. Maraming salamat. Tama din po. Okay.